na-download mo na ba ang video nito? Kung paano mag-screen mirror gamit ang LensView app. Pero naranasan mo pa rin yung lag dahil sa mahinang internet at niminsan walang audio at minsan naghahang pa. Meron akong ituturo sa inyo na mas magugustuhan ninyo dahil nasubukan ko na ito. All in ko ika nga, diba? Tara, ito natin umpisahan ang pagtuturo nito. Itong tutorial na ito. Itong LensView app i-explain. Si LensView app ay itong napakaganda kasi nyo. Isa rin yung nanking ako nung unang video ko nito. How to screen mirror the LensView app using the OBS. How to play online games and live stream. So, maraming sumubok, maraming nag-views. Mabot yata talagang higit na 5,000 views na ito. Within span of 5 minutes. Hindi ko po siya in-expect. Ngayon, meron po ako nababasa talaga sa mga comments. Like yung mga comments na yung bakit walang audio, bakit nawawala yung internet connection. Yun. So ngayon, i-explain ko po sa inyo. Okay. So LensView app po, maganda siya kasi free. Una-una, yun yung number one rule na nagugustuhan natin kasi nga free siya. At napakaganda siya. At pwede gamitin sa mga online games. Pero minsan, ang isang problema ang nangyayari sa atin, lalo na habang tayo naglalay, bigla siya nagkukulapse. So bigla siya nawawala. Okay, kasi po, una, one of the reason is yung internet connection. Nung nagbasa po ako, binasa ko yung mga sinasabi doon kung anong bakit, anong mga problem, bakit nagkakaroon. So yung problema po doon is, mahina po yung internet connection niya, and then, hindi po siya natutugma yung kanyang pagka-transmit ng data. Maganda yung paglalaro mo sa cellphone, pero pagdating na naman doon sa OBS o sa paglalaro mo lang, kaya na-experience ko rin po yan sa LensView app. And then, pangalawa yung audio. Ang audio naman po ang ginagamit ko talaga is, una, siyempre, gumagamit po ako ng microphone. Kasi pag ginagamit ko po yung audio galing kay LensView app, nag-feedback po sila, nag-aaway. So, medyo unresponsive. So, parang magulo, masakit sa tainga. So, ang ginagawa ko doon, ginagamit ko ng mic, even though hindi ko siya magagamit o maririnig yung mga nangyayari. Pero i-on ko lang talaga yung microphone audio sa LensView app at siya magta-transmit doon sa audio. Okay, yun po ang isang solution na ginagawa ko talaga. And then pangalawang solution talaga is, way sinubukan ko lang bago ko i-take ang video nito, sinubukan ko po talaga kung bakit nag-delete kasi ngayon niya sinusubukan ko rin na naglalag pa rin siya even though free na yung access. Nakakonect na siya through Wi-Fi to SIM Wi-Fi. Using my laptop, naglalag po talaga yung pagkoconnect ng internet o ng paglalaro ko. Maganda na yung laro ko, maganda na takbo, pero yung transmission niya doon sa laptop, hindi po siya maganda. Lag po siya. So, chinek ko, dinoble check ko po talaga. Sinubukan ko po yung isang desktop, yung PC computer. So, kailangan po talaga pag gagamit yung mga ganitong mga apps, kailangan yung computer ninyo. Una-una, meron po tayong video card, NVIDIA. Basta, kuha na po, I have 1 gig bid in NVIDIA GeForce, hindi po siya updated. At saka 4 gig lang po sa computer ko. Ang ganda po ng transition gamit yung LensView app. So ngayon, one of the answer sa audio, kailangan nyo ng headset. Buy on headset. Kasi pag nagpipindak po siya talaga, pag wala kayong headset, wala kayong microphone na ginagamit, it's been useless yung inyong pag-LensView. Okay, ito na po yung mga sinasabi ko at tinihintay natin talaga lahat. All-in-one, ika nga, di ba? Bakit sinasabi natin all-in-one? Kasi nga, alam ko, siguro alam na alam nyo rin to. Malakas to, actually, sa makikita natin sa mga tutorial kung paano siya gawin. Minsan, meron yung nagbibigay, nag-guwan talaga ng crack. Minsan, may nagtuturo ng panandalian, at least to connect the all-in-one screen mirror app po sa Android to PC. Okay, tips ko lang po sa inyo mga kaibigan kung paano siya gumagana. Okay, yun nga, one of the requirement of this app na para maganda talaga ang takbo niya is talagang you need to pay the annual license. Magkano naman po yan? 500 pesos.
So kayang-kaya po natin yan. This is by the license of Yuan App, ang napakaganda po talaga na yan. At matutulungan po kayo talaga. Okay? So ngayon, tuturuan ko, counting tutorial lang po, counting way how to handle the OBS using the Duan connection, and then yan, solution na natin to. The conclusion of this tutorial is ituturo natin lahat kung paano siya gumagawa. Ang gustuhan ko kay Duan app is one is wired. Okay? Wired, ano po yung purpose ng wired? Yung charger po niya pwede mong gamitin. Hindi mo na kailangan gumamit pa ng mga Elgato, hindi mo pa kailangan gumamit ng mga video card na pangkuhan talaga para maganda yung transition niya. Actually, darating din sa time na yan, we can buy what we want, and right now, we can use what is the available for us. Ito na po. Bago tayo mag-install, bago natin gawin yung sinasabi ko sa all-in-one, ito muna yung ipiprepare natin. Actually, makita ko sa inyo, ito po yung Android phone using this charger, kanyang charger. Actually, pwede po natin gamitin yan. This phone is a Realme brand. And then, this is the charger for my OBS virtual camera na ginagamit. Ginagamit ko, charger lang yan. So, makikita nyo, nandun yung video tutorial ko sa channel ko. Makikita nyo po dun. And then, this is the headset na sinasabi ko. Headset means nakakatulong po siya actually pag gagamit ko ng Let's View app. Pero ngayon gagamitin natin sa Duan. And then syempre hindi po mawawala yung ating USB port na din to run. Bago tayo mag-umpisa sa pag-connect ng cellphone sa Android kasi mayroong nire-required si Duan. Gawin natin ngayon is pagpunta tayo sa settings. Okay, punta tayo sa settings dito sa About Phone. Kung Realme po yung gamit nyo, punta lang nyo po yung version. And i-tap nyo lang po ito ng 7 times. So yan po, na-install na yun yung developer option sa build number, na-tap natin. So ang gagawin po natin yan, ihanapin na natin yung developer options. Okay. So, dito po ilalagay natin ating i-off kung in case yung USB debugging mo naka-on. Ayan. So ang gagawin natin dyan, kung naka-on siya, i-off mo lang. And then, that's it. Pwede mo na siyang i-connect sa computer using your USB charger. Dito na tayo. Nandito na po tayo sa desktop na sinasabi ko ngayon. Nakabit ko na yung pinakita ko kaninang speaker. Ito ngayon, gagawin natin is paano tayo i-connect yung Duan app using i-combine natin yung mga nasabi ko kanina. Paano gawin yung Let's View app sa OBS kung maganda yung connection sa computer. And then pupunta naman tayo ngayon sa Duan app. Okay. Check natin Duan app. So makikita niyo dito, ito naka-plug and play na siya. And then isasaksak niyo na lang yung itong USB. Yan, ipa-plug mo na lang. And then, mamimili ka ngayon, ano ba siya? Charge only, transfer files, Android Auto. I-click mo lang ito. And then yun, na-detect na. After that, i-connect mo na siya dito sa... To open mo rin yung Duan app mo rin sa computer. Okay. So, unpack mo lang ulit. Open. Automatic. Yun. Start now. And then, yun. So, makikita mo, nag-open talaga siya. Yan. So, ito na, nakakonnect na po siya. So, ang gagawin natin ngayon, i-explore na natin saglit. Pupunta po kayo dito sa settings, check nyo dito. Yan, enable nyo na. So, pag maganda po yung Android nyo, ito yung bitrate nya, 30 fps nya. Tapos yung bitrate nya, pili na po kayo, pili 50, pili 40. Yung pinatapo nyo doon talaga sa games at all. Okay? So, yan, ito po yung license niya. So, may expert po yung 1 year sa akin. And then, napunta tayo dito. So, makikita niya. So, ito na po yung cellphone ko. So, lumalabas siya. A required resolution is 1080 by 2408 or a bitrate of 40. So, pili po natin siya palitan ng bitrate. Depende po sa kanya. Pero, hindi naman po tayo nag-wireless. Wired po yung gamit natin. Yan. So, paano ba siya mag-umpisa? So, ang gagawin mo, pag na-install mo na siya dito, na-install mo na yung Duan app, pwede mo siyang i-scan ito as using the QR code as wired connection, or pwede ka naman po mag-download
using the Play Store. Okay? Na-install natin, nagawa natin siya. Ngayon gagawin po natin siya, i-coconnect po natin siya sa OBS. Okay? So gagamitin natin, so may gamit po ako ngayon. Ito, nandito na po ako. Example, nakapag-open na po kayo, nakapag-install na po kayo ng OBS. Na-install niyo na rin po yung virtual cam. Sana mapanood niyo po yung how to install the virtual cam. Or gagawa po tayo ng another video para maintindihan niyo ito. Okay, yung gagawin lang po natin, add virtual capture device. Ano po ito? Gagawin na natin kasi gamit na, ginagamit ko talaga yung Zuni ZB-A10. And then, kita yun, nandun po ako. Okay? Ito po yung green screen ko. Pagka magkuha na ako, magla-live din, dito nakarap. So, or alt to adjust. Yan, ginagana ko na. Alt na lang po ito. Okay. So, ang gagawin natin yan, ito na yung camera natin. Gagawa naman po ako ng isang connection. This is sinabi ko, USB the USB camera. Yan. Okay. So, makikita niya. So, maganda harap-harapan po talaga. So, this is the USB camera. So, ang ating kwan talaga dito, objective is paano i-connect yung mga... out lang. Yan. So ngayon, ang gagawin po natin ay i-input natin itong si mag-window capture tayo. Yung games talaga, no? Lagay natin, laging ginagawa natin dito is window capture, ano ba? COD or mobile digits. Hindi na, lagay niya basta. Okay, mabahala dyan. Okay? Okay. So, hanapin lang natin yung Android Blue Drive. Yan. Pong na ginagamit ko yung punta tayo sa COD. Okay. Medyo mahina yung volume. Dito guys, nakaka-capture niyo na po yung kan dito. Nakaka-capture niyo na yung capture yung voice. So, try natin dito yung open to si mobile dyan. Ang CPU-GPU network, so magandang takbo. So, napakadali lang po. Ang ganda na po. Wired po yung gamit natin at talagyan. So, ni-record ko na rin. So, dalawang camera na harap dito. Dalawang. So, recorded po itong ginagawa natin using the OBS. So, very easy and simple na po. Hindi na natin kailangan ng maraming mga mamahaling gadget para sa mga ganito para lang i-connect na. Ngunit na po yun. So, makikita na po. Pag-inada na po nito. Okay, ito yung example na gumagawa ka ng isang game. And ito, nagawa mag-screen mirroring ka using your laptop kahit gaano pa nakas pa yung internet na ginagamit mo guys, never siyang magpapansin because kung yung laptop mo naman yung gadget na ginagamit mo ay pang documents lang, pang ano lang yan, pang Facebook lang yung notebook na ginagamit mo laptop, kailangan mo talaga pag gumagamit kayo ng mga kung gusto mong nagla-live streaming po kayo, ang ginagawa nyo talaga guys is kailangan yung may GPU, high memory kung ginagamit nyo. So yan lang po, yung ganun lang po madali ang video mo rin. So, magkasabayan lang. Yung ganun din naman po, bakit wired yung napili ko? Bakit wired connection yung ginagamit ko? Kasi nga, hindi magandang takbo ng yung gamit ko. So, sa wired, dito, so, napakaganda po talaga. And, ang kung ano yung lumalabas dito, yung takbo niya, yun yung impression, transmit yung tatlat mo sa mga. I am the moonlight that breaks through the darkness. Tapos yung kapag yung computer, ready to live sa mga. Ito rin ang tayo. So, papakita ko lang sa inyo kung gano'n talaga ito ganda. Yung wired yung ginagamit. Kasi sa wifi, para lang sa atin, lalo na dito sa saluran, hindi yung ginagamit.
binibigyan ng information sa akin. Mobile Legends. Makikita niyo, katulad na katulad ko talaga siya. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Katulad ko, ang bilis-bilis. Wide connection po siya. The way of the arrow. Swift, silent, and precise. Yung motion, yung graphical niya, kahit wala kang yung GPU mo, 1 week lang. Computer enemy missing. Sa laptop ko naman talaga, nagtanong din ako. Ako mapapalit my arrow is GPU, my answer. GPU yung laptop ko. Basta, kahit kasi gusto ko siyang i-convert into gaming. Kaso lang ko, ang problema niya. The way of the hunter. Moderate, respectful, and sincere. Sa Core i5. Core i5 pataas na ito. Na laptop. Yun po talaga yung the way of the bow. Flexible, reserved, and understated. So ngayon ko, sabi nyo yun yung mga laptop ko. Where do you think you're going? Never back down or prepare for destruction. Very easy lang. Pupunta galaw-galaw dito. Same lang po yun kasi nga magkahiwalay ang GPU. Request backup. Yan, tapos na natin. Nagawa na natin. Na-install na natin. Di ba? Napakadali lang. Napakaganda gawin. Hindi na nakailangan ng mga mamahaling gamit. Hindi na kailangan ng magagandang mga software na pwede mong gamitin. Ang gawin mo lang talaga is you need to explore anything na pwede mong gawin and then do it. So, see you in another video po.